Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus at pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Tayo na po na magbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ituloy po natin yung 2 Korinto chapter 4, verse 16 to 18. At basahin ko po ang salita ng Diyos na gusto ko pong i-share sa inyo at nais natin na makapakinggan ang tinig ng Panginoon sa bahagi ito ng salita ng Diyos. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa umagang ito. Kung titingnan po natin ang ating kapaligiran, masasabi siguro ninyo, iba na talaga ang mundo ngayon. At masasabi ninyo na bakit ganito ang mga kaganapan kung kayo ay bukas ang inyong paningin sa kaganapan sa buong mundo. Sa isang bahagi ng mundo, binabaha. Sobrang pagbaha dito sa Japan. Ilang araw po na umuulan. At talaga nga pong grabe, maraming bahay ang nasira, na binaha, lumubog sa putik. Sa isang bahagi naman ng mundo, ang init-init, nagkakasunog, yung mga forest fire, mga bahay na sunog, parang akala mo kung ano na nangyayari, nakakatakot tingnan. Dito naman sa isang bahagi ng mundo, may lindol. Dito naman sa isang part din ng mundo, may giyera. At sa buong mundo ay merong pandemya na nagaganap. At kung titingnan natin lamang ang mga bagay na ito, para bang ikaw ay panghihinaan na ng loob at hindi mo malaman kung ano na ang iyong gagawin at siguro nagkakaroon kayo ng takot at pag-aalala. Kay Pablo po, siya bilang isang lingkod ng Panginoon, sinabi po niya yung mga iba't iba niyang pinagdadaanan, pinaghirapan o mga hinarap niya bilang isang Kristiyano at lingkod ng Panginoon. At sa lahat po ng mga pinagdaanan niya, nasabi niya na meron siyang pag-asa at sabi nga po niya, dahil siya ay nakatuon sa Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesus. Ito po yung pinag-aralan natin kahapon, na kahit ano pa yung nagaganap sa iyong buhay, kapag ka naisip mo na meron kang Diyos na kasama, ikaw ay magkakaroon ng katagumpayan at katatagan kahit nasa gitna ng pagsubok. Kaya nga po yung unang bahagi ng salita ni Pablo na binasa natin, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Yung po ba ang ating damdamin ngayon? Sabi ko nga po sa inyo, every time we watch the news, yung everything, para bang nakakapanghina ng loob. Pero kay Pablo, sabi niya, kahit ano pa yung nangyari sa buhay ko, kahit ano pa yung kaganapan, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Sabi niya, oo, ang katawang ito, napapagod, nagkakasakit, humaharap sa iba't ibang pagsubok sa mundong ito, pero yung aking espiritu ay mas malakas. Humihina ang aking katawang lupa, pero patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Yun po yung nangyayari kay Pablo. Ang kanyang espiritu ay lumalakas. Bakit po kaya ganun? Sasabihin ba natin, positive thinker si Pablo, kaya niya nakukuha na maging malakas kahit ang daming nangyayari? Hindi po. Dahil hindi po positive thinker si Pablo. Siya po ay may Diyos na pinagtitiwalaan. At alam po ni Pablo kung saan siya dapat tumuon. Hindi niya itinutuon ang kanyang mga mata sa mga bagay na panandalian lamang at mga bagay na nakikita. Ang sabi po niya, ang bahagya at panandali ang kapighatian. Sabi, bakit po ba?
Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Paano po siya nagkakaroon ng kalakasang espiritual? Bakit po yung kahit mahina ang kanyang katawan, kahit ginugupo siya ng karamdaman at ng mga pagsubok sa araw-araw na buhay, bakit po nagagawa pa rin ni Pablo na mag-rejoice? Bakit po nagagawa pa rin ni Pablo na mag-move on at magpatuloy sa kanyang buhay? Dahil po, yung kanyang espiritu ay mas malakas kaysa sa kanyang pang-physical na pangangatawan. Meron pong nagsabi, when your spiritual life is strong, no matter what you are facing in this real world, it will become easy and light for you and you can overcome it. Yun po yung sikreto ni Pablo. Siya po ang pinagtuunan po niya ng lakas ay yung mga bagay na hindi nakikita. Ano po yung bagay na hindi nakita? Yung spiritual matters. Yun po ang pinagtuunan ni Pablo. Ano po yung pinagtuunan niya na spiritual matters na sabi nga po, ito po yung kanyang binigyan ng pansin. Una po, ano po yung mga bagay na hindi nakikita? Your spiritual life, about your spiritual life, about your relationship with God. Iyon ang kanyang pinalakas. Iyon ang kanyang binigyan ng ton. Yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya nag-focus sa mga na hinarap niya na pananakit sa kanya, ikinulong siya. Hindi siya nag-focus doon. Lord, I will focus on things na pinagagawa mo sa akin, yung aking paglilingkod sa iyo. Doon po siya nag-focus. Loving God. Loving His fellow believers. Mahal niya yung mga tao. Kaya nga po siya nag-share ng gospel. Mahal po niya yung kanyang kapwa. Kaya ginagawa niya yung mabuti at tama. Alam niyo po ba, yung isang bagay na hindi mawawala at makakarating, bagay na hindi nakikita, ay yung mga virtues, love. Yung pag-ibig po sa Diyos, abot hanggang langit yan. Yung pag-ibig sa kapwa, abot hanggang langit yan. Yan po ay yung pinanghawakan ni Pablo. Yan po ang kanyang inipon. Hindi po yung kayamanan ng mundong to, kundi yung mga bagay, mga virtues na hinahanap ng Panginoon. Faithfulness. Sabi po, si Pablo, yung faith. Faith is something that is, hindi mo nakikita. Pero itong faith na to ay nagtutulak sa iyo na gumawa ng isang bagay. Faith without action is dead. Yung faith ni Pablo, ang faith na dapat nating ipakita ay faith na nakatuon sa Panginoong Jesus. Hindi lang sapat na sinasabi mo na nanampalataya ako kay Jesus, but your faith should have an action. Ano yung action? Lumapit ka sa Panginoon. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Huwag lang puro salita na naniniwala ako sa Diyos, kahit kasi daw yung demonyo naniniwala rin sa Diyos. Pero ayaw niyang magpasakop sa Panginoon. Manampalataya. Pananampalataya ay makakarating hanggang doon sa langit. Sapagkat yung pananampalataya mo, iyon ang magliligtas sa iyo. Yung kabutihan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, Panginoon, kailan kita tinulungan? Panginoon, kailan kita pinainom? Whatever you do to the least of your brothers, you do it for me. And recorded yun sa Panginoon. Yung mga kasalanan natin, na hiningi na natin ng tawad, hindi na inire-record ng Panginoon. Anong nire-record ngayon ng Panginoon? What you have been doing for the good of your brothers. Dahil ligtas ka na, gawin mo yung kabutihan na hinahanap ng Panginoon. Sabi po, mga mabuting bagay, pagsunod sa Panginoon. Huwag po nating ubusin ang ating lakas sa mga bagay na nakikita. Naubos ang ating time, naubos ang ating lakas, trabaho dito, minsan hindi ka na nga natutulog hanggang sa iyong katawan ay magkasakit. Minsan, trabaho ng trabaho, pagpapayaman, pagsisikap na ipundar ang mga bagay na magaganda at malalaki. Hindi po masama yan, pero kung doon na lamang nakatuon ang iyong pansin, ano pa kaya ang kulang? Ano pa kaya ang kulang? Ano pa kaya ang bibilin ko? Ang aparador mo punong-puno na hanggang sa wala ka ng paglagyan. Parang tayo, yung nakasulat sa New Testament na
yung isang lalaki na pununan niya yung kamalig ng kanyang kayamanan at sabi niya, oh, napakagaling mo, napuno mo na ito. Pero pagdating ng gabi, sabi ng Panginoon sa kanya, hangal! Di mo ba alam na ang lahat ng yan ay mawawala at hindi mo manadala doon sa langit? Sabi doon sa verse, I'm just paraphrasing the words in the Bible. It is not written like that. Pero that is the thought. Sabi nga, what profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Kasi ang pinagtuunan niya ay yung mga bagay dito sa mundo at hindi niya binigyan ng pansin ang kanyang kaluluwa. Hindi po masamang magtrabaho. Hindi po masama na magkaroon ng magandang buhay. Pero balansehin po natin. Bigyan po natin ng pagkakataon na pagtuunan ang ating spiritual relationship with God, our relationship with our brothers and sisters, doing things na makakalugod sa Panginoon. Pagpapalain ka po ng Panginoon kapag inuna mo siya. Sabi, seek ye first the kingdom of God and all this and his righteousness and all these things shall be added unto you. Huwag lang tayong mag-focus sa mundong ito. Bigyan natin ng pansin ang mga bagay na di nakikita. Sabi po ni Pablo, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinadanas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. I-assess po natin ang ating buhay. Saan tayo nakatuon? Tayo po ba ay nakatuon sa panandali ang bagay lamang sa mundong to o yung pang walang hanggan? Nawa po, tulungan tayo ng Panginoon. Buksan ang ating mga mata sa katotohanan ito. Ano ang pinagtutuunan ng iyong pansin? Ang mga bagay na nakikita o ang mga bagay na di nakikita? Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, thank you for this word that you have given to us. Thank you for this reality na dapat hindi kami maging concerned sa lahat ang bagay na ito na nasa mundo lamang, kundi maging concerned kami sa spiritual things. Sapagkat anuman ang nangyayari sa kapaligiran, kung ang aming espiritu ay matatag, malakas, malusog, ito po ay mababalanse, hindi kami matatakot sa anuman nangyayari sapagkat ang aming buhay ay nakatatag sa iyo. Pagpalain mo po ang salita mo sa umagang ito, Ama, sa buhay ng mga taong to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you!